Lauded Aldab Nation fanatics, Mr. Alden Richards, abay kinalaban at talagang nilampaso ang lahat ha. And Miss Maine Mendoza, may bago tayong aabangan at trivia patungkol sa kanyang hashtag main goals. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more updates. Siyempre, bago natin simulan ang ating mga updates for today, isang maulang hapon po sa bawat isa. Nais ko pong pasalamatan muna lahat ng ating mga ka-ADN na lagi pong nakantabay sa ating mga updates. At dahil dyan, namili po tayo ng ilan sa mga komento ng ating po mga legit subscribers and viewers. At patungkol po ito dun sa request nga ni Mr. Alden Richards na magkaroon ng isang long vacation after ng lock-in taping. So sabi po ni Ma'am Erminda Marquez, yes, very good madam, salamat sa updates. Bakit pinag-uusapan pa yung retoking na yan? Wala kayang retoking yan. Salamat naman natapos din ang lock-in taping. Salamat, God bless, ingat. Ayan, so nakauwi na po ngayon si Mr. Alden Richards kasi done na po yung kanilang lock-in taping. Pero tipo sila sabay-sabay ah, kasi may mga episode pa kasi na ginagawa yung iba. So naiwan pa sila dun. Pero ay confirm na talagang nakauwi na si Alden. Charlie Condesa, Alden Main, kailangan niya mag-relax, masaya, di puro work. Tama naman, 'di ba? So kailangan paminsan-minsan mag-unwind, 'di ba? So kailangan din natin magpahinga from work para hindi tayo ma-burn out. Kasi mangyayari talaga yan kapag talagang overwork ka na eh. And thank you, Ma'am Charlie Gandesa. Miss Joy sa Santa Cruz, sana matuloy ang bakasyon nila para makapagpahinga naman sila sobra. Sobra na ang trabaho nila at napakabait nila. Ayan, alam niyo po kasi si Mr. Alden Richards kasi kaya po talagang totoo yung super work talaga siya. Kasi meron po siyang pinag-iipunan na naibigay na po natin yung info na yan tungkol po dun sa kanyang talagang greatest dream. And of course, Miss Gloria Batrina, happy kung matuloy nga sila sa long vacation nilang dalawa. Deserve nila yan. Sobrang dami ng work nila sa mga hectic na sked, kaya halos nawawala na sila ng pahinga. Kaya kailangan nila yan basta magkasama silang dalawa para makapag-unwind na rin at makapag-relax na rin. Pag-pray na lang natin na naway matuloy. Thanks sa update at alam natin na napakasipag mo magbigay ng info sa Aldab at mag-iingat ka din. God bless you, admin, and we love you. Thank you po, Ma'am Gloria, for always watching and trusting our channel and for keep loving Alden Richards and Maine Mendoza. Isa po sa mga, ako po mismo ang maghahatid sa inyo ng balita patungkol po dun sa kanila pong request for having a long vacation para after po nitong kanilang lock-in taping. Kasi alam naman natin na talagang sobrang miss na miss na ni Mr. Alden Richards yung kanyang family at gusto rin naman niya magpahinga, diba? Nakita naman natin yung itsura niya sa lock-in, medyo nabawasan po siya, ba? Diba? Medyo pumayat kasi nga po kaka-workout and at the same time overwork na rin, ganun po talaga. Pero kailangan niya po kasing gawin yan dahil alam niyo na napakarami pong kailangan bayaran at napakarami niya pong inaasikaso. So that's it for today. Salamat po sa inyong mga komento. Please leave your comments or anything na gusto niyo pong sabihin kay Alden at kay Maine. You are free to give your feedbacks. And for today's video, yan. So, yun sa mga nalaman natin, nagpasaya sa ating mga puso ngayon kasi matapos ngang ilabas or i-launch nito ni Miss Maine Mendoza yung kanya pong bagong endorsement na phone, which is Vivo X50. Although may kamahalan po siya ha, pero kitang kita po doon na talagang bihasang bihasa itong si Miss Maine Mendoza sa pag-ML. Eh alam niya naman itong si Alden Richards is tinaguri ang Mr. Gamer na, gamer na rin kasi to eh. Isa sa mga pinagkakaabalahan nga ni Alden Richards pag wala po siyang taping ang ML o Mobile Legends. Yun talaga, medyo nauubos yung oras ni Mr. Alden doon. Pero ngayon, sobrang hectic ng kanyang schedule. Pero what is good thing about it is that pinakita nga ni Miss Maine Mendoza na talagang hustler siya sa paglalaro ng Mobile Legends. Of course, syempre, meron po siyang tagapagturo niyan. And syempre, online yan eh. So, possible yan na kahit magkalayo sila at meron silang free time.
eh pwedeng magkasama sila sa isang laro. Pwede niya pong i-invite itong si Alden Richards para silang dalawa ay maglaro ng ML at ng magkakampi. Ganyan po kasi yung ano niyan eh, ganyan po kasi yung proseso niyan. Kaya po maraming mga kabataan ngayon na talagang humaling na humaling diyan. Kasi bukod sa nililibang sila diyan, talagang isa yan sa mga kinahumalingan ngayon, eh nakakahanap din sila ng mga girlfriend and boyfriend sa pamamagitan ng Mobile Legends. And tumubuong mga friendship. Pero alam niyo po ba na isa sa mga trivia na ating nakuha, aside from that, na mahilig po rin siya sa Mobile Legend, isa sa mga aabangan nating episode ni Miss Maine Mendoza, at isa ito sa mga isinulat niya ha, sa kanyang mga bucket list na gustong-gusto niyang gawin. Ito yung lagi niyang tinatanong na kung paano ba nakikreate ang isang kape. Yan, hashtag main goals na. Mamayang 7:30 p.m. Ito po pinakita nila kung paano po nagtatanim, kung paano po inaani, at kung paano nagiging kape yung pananim na yan. At alam nyo po ba na gusto niya itong pag-aralan kasi ito po yung magandang business venture in the future ha. Kasi almost lahat ng tao, ang talagang morning routine isang pagkakape. At talagang sobrang in demand po itong these kinds of food. Na at the same time na si Mr. Alden kasi ang pagbungad pa lang ng umaga, wala pong ibang ginagawa yan kundi magkape. Diba? Katulad po ni Miss Maine, siguro mga addicted po ito sa kape. Kaya naman na isa ito sa napakagandang isa sa mga magandang episode na ginawa niya. At talagang tingnan mo naman itong babaeng to, napakaganda, diba? Kahit in a simple cloth, talagang makikita mo na talagang lumilitaw yung kanyang kagandahan. Kahit nasa sikat ng araw pa yan, nagtatanim o napamamang episode na gawin niya. Talagang maganda talaga si Maine. And panoorin natin tong video na to. Nakahawa, napaka-spontaneous ng kanyang pagtawa, ba? Diba? Ganyan po kasaya si Mr. Alden Richards kapag nakakarinig siya ng mga good news at magagandang balita patungkol nga sa kanya and at the same time sa kanyang pamilya at sa kanyang partner. Biruin nyo nga naman, even dun sa mga foreigner, is marami po siyang nilagpasan. Ito po yung video na yon, panoorin natin. And holds our number one spot on our list for the most handsome Filipino actors. His looks are embedded in the hearts of many, and he is as handsome as they come. But he is not just a pretty face. He was born a model with the brains and the looks alike. He's charming, very good physique, and very skillful for acting on the scene, but it's not a surprise he took home the crown, being the recipient of the Asian Star Prize held at the Seoul International Drama Awards. Alden holds our number one. Ayun po sa isang vlog or isa-isa pong videos is ito po yung isang channel na kung saan nagtatala ng mga top 10. At nangalap po siya ng mga information and according po dun sa kanyang top 10, isa or number one si Mr. Alden Richards sa pinaka most popular, most in demand and most intelligent actors dito sa Pilipinas. Kumbaga, nilagpasan niya lahat, kinalaban niya lahat. All in all, siya ang top 1. Siya po yung nasa number 1 spot doon po sa sinabi po ng isang survey na yan. At nagpapatunay lang talaga na hindi lang, at ang channel po na yan, hindi po yan sa Pinoy. Yan po ay from foreign channel po siya. Which means na hindi lang talaga sa Pilipinas sikat itong si Mr. Alden, maging sa ibang bansa. Kasi even ng mga foreigners na girls, talagang may HD po kay Mr. Alden Richards. At mapapanood niyo po yan sa ibang videos natin. So, iba talaga itong isang Alden, kaya naman mahal na mahal to ni Madam. And that would be all for more videos and updates. Please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.